Meron daw kayong usapan ni Jubert na ani Liubert na may dudukutin kayo at papatayin at kung saan niyo ibabaon? Hindi po papatayin. Ang inano niya lang po sa akin na usapan namin na kaya siya po nagalit talaga sa akin. Yung sinabi ko sa kanya na kinamusta ko na, "Dong, kamusta ba yung sinabi mo sa akin na plano natin na magkukuha ng lupa? Nagawa mo na ba?" Kasi bago na ano na yun, binitawan niya kasi ng salita na, "Kuya, kaya mo bang kumukay ng lupa na pwede natin pagbawalan na hindi pwede mangamoy ang tao?" Yun ang pagkasabi niya sa akin. Kailan niya sinabi? Matagal na po rin, mga siguro bago nangyari yan, mga dalawang buwan, mga isang buwan na rin na nakalipas po. Okay. So, July? Opo, mga ganyan po. Bago kami na walang kontakan na po. Oo, bakit nawalan kayo ng communication? Kasi hindi ko na siya rin tinatawagan, hindi ko na rin ginatawagan niya ako, kaya yung parang gin-block niya ako. Mm-hmm. Kaya hindi ko alam kung bakit niya akong gin-block. Yung usapan niyo na yon through text? Tawag po. Tawag. Tinawagan niya po ako. Gabi po. Na kinamusta niya ako na, sabi niya, "Kuya, kaya mo bang kumukay ng libingan ng hindi pwedeng mangamoy?" Kasi siyempre po, sa akin naman po, hindi ko naman pinatulan niyo kasi alam ko po na iniisip niya na ako is convict po. Akalaya ko lang na iniisip ko po na baka hinahamon niya lang ako ng ano, kung hanggang saan pa rin yung lakas ng loob ko. Kaya yun po, yung sinabihan ko siya na, "Sige, kung gusto mo, ano ba, pwede ba natin mapagpirahan yan?" Sabi niya, "Kung sa pira, walang problema, ako nang bahala." Gumanon po siya sa akin. Kaya sabi ko, "Sige, tawagan mo lang. Kung hindi mo ako matatawagan, punta mo ako dito mamayang madala araw. Sabi mo kung anong mo. Sunduin mo ako kung gusto mo." Tinanong ko siya. Pero nangyari yun. Wala nang sunduan na nangyari. Kuya, tatanong ko lang po, nakulong kayo dati. Ano pong kaso ninyo? Ano po? Parna po. Parnaking. Okay. Ilang taon po kayo nakulong? 6 years po. 6 years. Opo. Kakakalaya ko lang po itong nakarang taon. Ano po ang relasyon nyo kay Jovelyn? Ano yung... gaano kayo ka-close as magpinsan? Mabait po sa akin si mga pinsan ko na yan kasi mga bata pa po yan dati. Mababait na po talaga yan sa akin. Pero sa ngayon po yung nagsilakihan na sila, pambira na lang po kami makita kasi po ako kakalaya ko lang, kaya pambira na rin lang po ako magpunta. Pero sa totoo po, yung kamag-anak niya, yung magulang niya, mababait po sa akin yan. Kaya yung simulang nagsasama ako kay Liubert, pinagsasabihan na rin nila ako doon na kahit yung mama ni Liubert, kahit yung sinong auntie ko doon na iwasan ko yung tao na yun. Kung gusto ko magbagong buhay, yun ang sinabi nila sa akin. Ano yung masasabi mo na in-involve ka ni Jubert dito sa sinasabing paggahasa at pagpatay? Lahat ay itinuturo sa iyo? Hindi po, wala po akong maano doon sa inaano niya kasi wala rin po ako talaga alam kaya hindi ko rin po masabing kung anong iano niya. Ewan ko kung anong galit niya sa akin na para idamay niya ako sa ganong kwento. Kasi ako, naimik talaga po ako kasi siyempre gusto kong magbagong buhay na ano. Pero hindi ko po, wala po ako masabi doon sa sinasabi niya na na-involved ako doon. Wala kayong pagnanasa? Wala kayong galit? Wala po. Wala po akong galit siya. May awa, naawa po ako sa mga pinsan ko na yun. Natutuwa nga po ako kasi ganong edad, hindi nga po nagpangasawa dahil ang gusto nila, iawa nila yung magulang nila sa hirap. Kaya doon ako bilib sa mga pinsan ko na yun. Wala akong ibang pinagkakabiliban ng mga pinsan kundi yung group, ano na yun, sa anak ng auntie ko. Kasi yung auntie ko mabait sa akin talaga yun. Kasi yung bata ko yun din na nag-aalaga sa akin yung bata pa ako. Actually, prior po sa pag-file ng complaint ng pamilya ni Jovelyn, ay nag-conduct na rin po tayo ng parallel investigation. Nung pumutok ang issue na to, pagkawala ni Jovelyn. So, itong August 15, formal silang nag-complaint dito sa ating tanggapan. Kaya po, mas binigyan na natin ng attention yung kanilang reklamo. At hanggang sa ngayon po, patuloy ang pag-conduct natin ng investigation. Sir, may mga kapitbahay na sinasabing sila yung nakapulot o nakakuha pa doon ng mga buto ng tao doon sa area. At kanina nga, minarkahan na natin ito. Ano po yung gagawin natin dito, sir, after nitong ano na to? Magre-request po tayo ng expert from Manila, NBI Manila, para personal nilang ma-examine ang mga ebidensya na nakuha natin sa crime scene. And at the same time, sila na rin ang mag-extract sa mga sample na swab or buhok sa magulang at sa iba pang mga concerned personalities kung mayroon man na involved sa krimen na to. Mayroon ba kayong timeline kung hanggang kailan bago ninyo possible makuha yung lumabas
yung gagawing DNA result ng gagawing DNA examination. Yung aming expert lang po ang makapagsabi nito kung hanggang kailan o ilang araw yung may ilabas yung result ng DNA examination. Masasabi po, nagpapasalamat po ako sa mga NBI po. Lubos po silang tumutulong para po mapadali yung kaso ni Jubilin. Lubos po akong nagpapasalamat sa kanila kasi hindi po rin sila nagpapabaya. At tumutulong po sila sa amin. Kampante po ako ngayon kasi marami pong tumutulong sa kaso ng aking anak na para mapabilis yung malaman kung ano po. Pakiramdam ko po talaga, sir, buhay po talaga si Jubilin. Kasi nandun po yung ano ng nanay, kung patay na siya o buhay pa po. Sa akin, pakiramdam ko po talaga buhay ang aking anak. Mayroon lang po kasi hindi ko alam kung mayroon lang po siguro sa kanyang humahawa o ano. Pwede pong manawagan na rin. Nak, nasaan ka man ngayon, kung sino man may hawak sa'yo, please lang, nak, magpakita ka na at kausapin mo siya na iuwi ka na lang niya kung ano mga pwedeng pag-usapan na lang po. Basta't umuwi ka na lang, nak, kaysa hirap na hirap na yung mama mo, nak. Upo. Hirap na ako na kung paano ako umpisan. Kung paano kita makikita. Sana na magiging matatag ka. Kung saan ka man ngayon. Binagbipray kita. Nandito ba yung mga kapatid mo? Halos wala rin pahinga. Walang tigil sa kakahanap sa'yo. Po.